Ayan. Di ba kadalasan sa pamilya, ang ate ang nagbibigay ng payo? So, pero sa inyo daw dalawa, Tim, ikaw ang nagbibigay ng payo sa ate mo. Like what payo? Ano, sa ano? Sa anong... They usually kasi, ano, rule namin, we only give advices if it's solicited. If someone asks, oh, parang, oh, may ganito akong problema, anong kailangan kong gawin? Ganun lang. Pero if wala akong sinabi sa kanya or wala siyang tinanong sa akin, wala akong ibibigay na. Kahit nararamdaman mo na, ay, may pinagdadaanan to, hindi mo siya tatanungin. Kakamustahin ko. Okay. Hihintayin ko or imamanipulate ko siya to say na may problema siya at kailangan niya ng tulong. How about sa love? Nagbibigay ka rin ba ng payo sa kanya? Oo, nagtatanong yan eh. Kasi ganyan, sino bet mo dito sa ano sa ganyan? Ganyan. Ay, May pinagpilihan. Showbiz ba? Hindi. Yung mga nangiligaw ba? Boom! Ano, Non-showbiz. Non-showbiz. Letter okay. B, non. Ah? Mm-mm. Pero ano, basta ang sabi ko naman, I have to be patient with myself. Parang hindi ko kasi mabibigla agad na, minsan kasi pagkaganyan pa lang, hop! Parang iba yung iba nung dati. Pag may nanliligaw, I would really consider. Ngayon, sinasabi ko na agad, ang hinahanap ko, the one. Chichika ko na. Straight to the point. Kasi life is so short. Ano sinasabi nila? Wala. Parang sasabihin nila kung, ganun ba? Bekeneme. So nawala na, nawawala. Pagka nagbekeneme. Pag nagbekeneme. Elbow na agad. Elbow na. Elbow na kasi... Kasi sayang. Life is short. Oo, parang ang saya-sayang maging single. Tsaka sayang tapos na sa totoo lang. Guguluhin mo, diba? Unless you have a good, greater, gooder intention for me, stay out of my life. Because I also want to give my whole potent self to someone na ready na akong magmahal. Pero kung ikaw, wala ka pa dun, okay lang. Huwag tayo mag-ilitan. Ligwak na lang. Oo, baka yun na. Pero ikaw, Tim, bilang ate mo si Roxanne, ano yung mga paalala niya na hindi mo, na lagi mong natatandaan? Ano, it's more of a practical advice. She always lets me be myself. So, she makes me decide for myself. Pero pag ano, tas usually in hindsight niya sasabihin, for example, lang, pag break na ako sa ganitong girl after, sabihin niya, I never really liked her. pero wala siyang sasabihin nung habang kami. Nung habang nandoon. Oh, why? Why rocks? Kasi may nanay at tatay na kami. Kung magbibigay pa ako ng comment sa umpisa, mahirap kasi na ma-figure out niya yung path niya. Ako kasi, ayokong nagsasabi ng wag mo gawin to. Saka explorer ako eh. Oo. At saka ako naman, kung ikaw si Dora, ako naman, consentidora. Tayong mga babae pa naman, meron tayong malakas na gut feel. Pero, it's about controlling your mouth. So, minsan, kinokontrol ko talaga, kahit gano'ng hong kataklesa, kinokontrol ko kasi, ang usapan nga naming magkapatid, do not give unsolicited advice. Only give advice pag hiningi namin. So, turn off comments or turn on comments. Yan. Tama. Maganda din naman yan, diba? Correct. Pero pag nagkapamilya na ba ang isa't isa, may say pa ba kayo? May opinion pa ba kayo sa isa't isa sa mga ganong bagay? Definitely. Kasi tanggap namin na we have shortcomings sa iba't ibang aspeto ng pagkatao namin. Okay. At sakto naman, napupunan ng isa't isa yung mga pagkukulang na yun. So, real talk. How about you, Roxanne? Ako, correct. Agree. Kasi tayo, we're not perfect. Pero, pagka from the outside perception, yung kuhari kapatid ko, siya ang pinagkakatiwalaan ko, nanay ang pinagkakatiwalaan ko, tatay ang pinagkakatiwalaan ko na magsasabi sa akin in the most loving way, anak or ate, kailangan mo magbago. Meron kang kailangan ayusin sa sarili mo. Because at the end of the day, we just wanna be the best person possible. So, kung hindi tayo tatanggap ng opinions or alam naman natin na kung kanino nang gagaling at kung saang lugar nang gagaling sa puso nila, then it's a good and constructive criticism.